Lisod na ni-explain sa unsa ni sa Tagalog. Basta si Basaya. Sa Basaya. Sa Bisaya. Hello everyone! This is the Siats Airlines. Ayan, welcome to the Siats Airlines, guys. Ayan. Good morning, Pilipinas. So, kung saan sulok man kayo sa mundo, sana ay okay kayo dyan, ha? Okay yung mga kalagayan nyo dyan. Andito tayo ngayon, guys. Ha? O, sa mga hindi pa nakasubscribe, guys, mag-subscribe na kayo dito. Huwag kayo mapahuli para hindi kayo mahuli sa ating mga new videos, new uploads. Ayan. Magkalimbang all na kayo. O, thank you, Daan. Thank you, Daan. Alright, umpisahan na natin, guys. Ay, umpisahan. Yung ating gagawin pala ngayon natin, ay, yung ating gagawin pala ngayon, maliktan. Yung ating gagawin pala ngayon ay meron tayong mga interesting words sa Tagalog and Bisaya. Kaya yung mga Bisaya dyan, mag-ano kayo sa mga words sa Tagalog na hindi nyo maintindihan at saka yung mga sa Bisaya na hindi din nakaintindi ng mga Tagalog. Naglibog ko. Wala na ko kasabot sa ako ang gisuf team sa kunoy. Alright! Oh. Paminaw ka mo kung tanan liya, ha? Yan, paminaw lang. Uy, makinig kayo dyan, guys. Kasi umpisa na natin, meron tayong mga the same words, but different meaning. Oh, English. Different meaning. Yan, guys. Meron tayong mga words sa Tagalog na words din sa Bisaya pero iba ang kanilang ibig sabihin. Oh. Ayan, meron akong mga ano dito, guys. Meron akong kudigo. Meron akong kudigo kaya maminaw ka mo diha, ha? Umpisa na natin. Hoy, umpisa na natin sa numero uno. Numero unong word for the day sa Tagalog is meron tayong hilom. Oh, hilom. Hilom sa Tagalog is yung naghilom na ba yung sugat mo? Oh, ganyan pagtanongin. Oh, kumusta na yung sugat mo? Naghilom na ba? Ah, ganyan. Pero kung diri ka sa Bisaya, kung dito ka sa Bisaya, ang hilom sa Bisaya is alingugmog. Sama ani. Hoy, paghilom mo. Saba kay mo. Paghilom. Nay natug. Ah, ana. Nay natug sa so, paghilom gyud mo, ha. Mga Bisaya diha ayaw mo sige og saba kay nay nagtug paghilom mo. Ana na siya, guys. O di ba? Pareho sila pero different meaning. Depende din sa pagbigkas kasi yung Bisaya kasi is medyo matigas. Yung Tagalog is medyo soft. Ah, soft tapos hard. Ah, ganyan na siya, guys. Second word. Ah, dito tayo sa second word of the night. Night kasi gabi dito. Second word of the night is langgam. Hoy, langgam sa Tagalog. Ang langgam sa Tagalog, guys, is gumagapang. Oh, yung maraming langgam na gumagapang ba? Pero ang langgam sa Bisaya is lumilipad na. Iba yung langgam sa Bisaya, guys, is lumilipad. Yung ano ba, yung ibig sabihin ng langgam sa Bisaya is ibon. Yan. Yung langgam is ibon yan sa Bisaya, guys, ha? Kaya wag kayong malito sa inyong mga kuan. Nalilito na ako dito, eh. Ayan, dito na tayo sa... Basta mo na to. Ang langgam sa Tagalog is gumagapang. Gumagapang pa. Sa Bisaya is lumilipad na. Social. Accelerated. Okay. Dito na tayo sa pangatlo. Word of the night. Word of the night. Dito tayo sa... Habol. Oh, habol sa Tagalog is... Uy, mamaya na lang ako, ha? Habol na lang ako. Ha, ganyan. Pero kung dito ka sa Bisaya, ari ka sa Bisaya. Uy, nak, mga tug na ta. Kuhaan na tong habol. Ala siya, pang tug na ta. Kuhaan na tong habol. Yung habol dun sa Bisaya is kumot. Ha, kaya kunin na daw yung habol. Uy, kasi mga tulog na sila. Nak, yung habol is kunin na kasi mga tulog na tayo. Ay, yung habol yung kumot pala. Uy,
Ganyan ha, yung habol, kuha ang habol kay mga tulog na ta, pilang unlan ug banig. Ara siya guys. O ana napay meron pang isang term sa Bisaya ang habol. Ana na siya. Ang habol unsa man yung kutsilyo habol dili man ikadot. Baira baira. Ara na daghan kay ko ano. Daghang meaning sa habol sa Bisaya pero dito sa Tagalog is isa lang talaga. Maghabol lang sila sa kanilang oras. Yung oras ko hahabulin ko pa. Kasi yung oras kasi is kon manoy. Gold is time kaya habulin talaga ni talaga nila yung oras kaya habol na lang ako ha mamaya kita tayo. Ah ganyan. Okay, ang ating pang-apat na word of the night. Ah, it's very interesting ni. It's very interesting yung ating pang-apat na word of the night. The word is lagay. Oh, sa Tagalog, ang lagay is parang nangamusta ka ba sa, uy, kumusta na yung ano mo, kumusta na ang lagay mo dyan sa Saudi? Kumusta na dyan ang lagay ng panahon nyo dyan? Kumusta na kayong lahat? Oh, kumusta ang lagay nyong lahat? Oh, ganyan sa Tagalog, guys, ha? Yung lagay nila is kukumustahin nila. Dito tayo sa Bisaya, ang meaning ng lagay is nagbitay. Nagbitay man. Ang muna ilahang meaning sa Bisaya, guys, ha? Ang ilahang lagay, kaya kung mga musta ang Tagalog sa Bisaya, kaya lang yun sila pangutan ako, kumusta na ang iyong lagay, ang taga ang mga Bisaya, kung pangutan o nimo, kung magtanong kayo sa mga Bisaya, kumusta na yun ang iyong lagay? Kasi parang delikado yan sa kanila. Delikado yan yung tanong na yan sa Bisaya. Kaya wag nyo na lang yung kamustahin yung lagay nila ha, kasi delikado yan. Uy, kumusta mo yung lagay mo? Iba na yung pag ano nila, iba na yung pagsabot nila ba? Iba na yung pagkaintindi nila nung anong lagay. O, kumusta na yung lagay mo? Okay lang naman, mabuti lang. Gibuti daw, uy. Yun, yung lagay sa Tagalog is yung kumusta na yung kalagayan mo. Ayan, kumusta na ang iyong kalagayan. Kumusta na kayong lahat dyan. Ay, another word sa Tagalog ang lagay is nakpakilagay yung ulam sa ref. Ah, yan ganyan. Baka kasi mapanos. Baka kasi mapanis yung ulam. Kaya pakilagay na lang doon sa ref ha, para ulamin natin yan bukas. Ah, ganyan yung sa Tagalog na the word lagay kaysa Bisaya. Okay? Number 5. Oh, dito tayo sa number 5. Libog. Oh, dito tayo sa libog. Libog sa Bisaya ay Tagalog is Tagalog. Oh, Tagalog lagi. Ang libog sa Tagalog is kanabang saan mo na pa-explain eh? Like, uy, nalilibugan siya. Ah, nalilibugan daw siya. Uy, parang may saan ganun eh? Hotsa guys, ah. Di sabi na-explain eh. Basta mo na. Yung ano ba na nalilibugan siya. Kaya naglibog. Nalibog. Pati ako sa diri, nalibog na lang sa ko diri. Uy, naglibog ko. Sa Bisaya, guys, is ang naglibog is nalilito. Parang ako, nalilito. Kaya nga nung na-enter. Yan, guys, ha? Yung libog sa Bisaya is parang about murabagi uwagan. Basta na siya, guys, sa libog. Lisura, wala explain na eh. Gusto na nag-explain sa unsan sa Tagalog. Basta si Bisaya. Sa Bisaya. Sa Bisaya, sa'yo na kay siya, kay ang libog, naglibog. Naglibog siya. Uy, kumusta ang imong exam? Wa ko cancer ka, naglibog ko. Wa ko kasabot sa question. Ana, pati ako, wa na ko kasabot. Naglibog sa kundiri. Pasensya na, ha? Libog. Oh, libog sa Tagalog is like na sexual desire. Ah. So, kung sa Bisaya, kung sabton sa Bisaya, kanang iwagan. iwagan man bayan, oy. Ana na siya, guys, ha? Ang libog sa Tagalog is na mga sexual desire. Ayan, next word. Daan. Oh, daan sa Tagalog is
Like, magpunta ka sa mga live streaming, mga nag-LS, tapos mag-live chat ka doon. Sis, daan lang ako ha, kasi may tatapusin lang, may gagawin lang ako, kaya daan lang ako. Ah, ganyan ha. Pero kung dito tayo sa Bisaya, ang daan, ha? Daan, tapos daan. Daan sa Bisaya is, ibig sabihin sa Tagalog is luma. Ah, gaya ng pag ano, uy, ang ganda. Uy, nindot kay kasanina. Nindot kay kasanina. Ito, bagong dahil ka. Uy, daan naman eh. Ibig sabihin, luma na daw yung ano niya, luma na daw yung damit niya. Nindot kay kasanina, asan yung magipalit? Doy, okay naman eh, daan naman eh. Ah, ano na siya. So, daan. Daan. Ah, iba yung pagbigkas. The same words, pero iba yung pagbigkas. Ang ating last, last na yun ni ha, last na yun ni guys. Last word of the night. Hawak. Oh. Hawak sa Tagalog is, uy, pakihawak yung kuan. Pakihawak yung kuan dito. loading. Hatsa. Pakihawakan mo nga yung ano ko, yung notebook, ganyan. Pakihawak yung coffee, yung kape, pakihawak yung kape ko kasi medyo mainit. Ganyan yun. Yung hawak sa Tagalog. Yung hawak sa Bisaya is hawak. Dito ba hawak? Baywang. Baywang ba na? Baywang, yung hawak sa Bisaya is baywang. Baywang, ha? Baywang, baywang. Basta na, wangwang. Wala na siya. Kana bang maingon ka nga? Uy, sakit sa kong hawak. Ang sakit lang ang kanyang baywang, guys. At saka yung tanongin mo pa, oh, pilay sukot siya mong hawak? Sige na siya kay yung sukot siyang hawak kay kuan. 22 ang iyahang sukot siyang hawak. So, sana ay nag-enjoy kayo sa ating mga words for the night. Ayan, o diba? Iba yung meaning. The same words but different meaning. Iba yung pagkaintindi ng Tagalog at iba din ang pagkaintindi ng Bisaya. Kaya dahan-dahan tayo sa pagsasalita natin kasi parang pareho lang yung words natin pero iba yung pagkaintindi natin. Ayan guys, sana ay na-entertain ko kayo sa ating mga words. Ayan, sana ay mag-subscribe kayo sa mga hindi pa nakasubscribe ha para next video mag-notify kayo sa ating mga bagong entertainment. Bye-bye!